Welcome guys sa atong second part sa atong video sa PWE Learning. Shout out kay Jake ug sa mga PHP o mga kaparokyano diha. Salamat sa pag like sa dati na, sa previous ako ng mga video. Tapos na nag-request ako guys nga kung pwede ba daw kining maing ani na kong video itagalog. Actually mga amigo na ako nga na di kay kasabot og Bisaya ba, so try na ako tagalog ni, pero sa uban video na ako kalabi na kanang mag-adlib-adlib ko itaga Bisaya lang ako, pero try gyud na ako magtagalog ha. Ta kung makikaw man tagalog sabta lang ninyo kay di mi national language na to, pero dili kay mi nga kakwan, mas preferred na ako Bisaya kay mas kampanti konta ko mag-explain. Pero sige, Tagalog lang ako, Filipino na ako para malipay ka nun. At least nakater po na ako sa episode. Okay? Bago tayo mag-start. Next, Tagalog. Tagalog. Bago tayo mag-start, introduce ko muna yung screen ko. Upper left, ito yung text editor ko. Sa right, yung ano, browser. Tapos sa baba yung ano niya, yung DevTools ng Chrome. Chrome to ng browser ko. Tapos, terminal dito sa baba. Skills na kailangan natin dito sa ngayon. Di kailangan ng backend. Kailangan natin ng JavaScript. Marunong ka mag-JavaScript. Marunong ka ng HTML. Yun lang yun. Kung ano meron dito sa page na to, very simple lang. Do build siya ng PHP. Project to ng PHP dati, tutorial. MVC. Kung familiar kayo ng ano, ng CodeIgniter, halos magkapareho ng structure kung paano ginawa tong framework na to. But actually, ito yung project na how to build your own MVC framework. So, gagamitin ko lang din. Kung ano meron dito sa page na to, very simple lang ang nasa loob. HTML lang, tapos yung bootstrap, tingnan natin. Ito sa views. Ito yung HTML body, ito lang. Very simple. Wala lang ibang, ano, wala pang JavaScript dito. Malamang wala tong JavaScript sa assets. Wala pang laman yung assets. Tapos dito, ito yung home na view. Ito yung HTML body. Itong may underscore, ito yung, introduce ko lang ha. Ito yung template, mga template, partials. Tapos ito yung views. Ayan. Ito, mascot. Tapos run lang natin, kung napanood niyo yung previous video ko, run lang natin tong watch localhost. Ang inano ko lang, dinagdagan ko lang ng .json para pag nag-edit ako ng JSON na file, maano niya, ma-update tong page natin. So much for that. Anong skills, ya? Yeah? Balik tayo sa skills. Ano lang, JavaScript, HTML. Tools, text editor, browser, tsaka yung localhost mo. Ang localhost ko is Docker. Ito, tumatakbo dito. Tapos, ano pa ba? Sa inyo siguro, yung localhost nyo is virtualhost, WAMP, LAMP, SAMP, whatever yan, sa Windows. Elements ng PWA, basic elements, is, gaya ng sabi ko dati, manifest.json, service worker. Ganun yan. Yan yung pinaka-main elements ng ano, ng PWA. Manifest.json. Yan naman ang pinakaunang gawin natin eh. So, dapat nakanda yung mga screen nyo. May mga builder na existing, sabihin natin na PWA Manifest Creator. Kung ayaw nyong intindihin, pwede na to. App Manifest Generator. Pwede na to. Fill up mo lang to. Generate, igawa mo yung mga kailangan niya, tapos generate mo yung script, tapos na yung manifest.json mo. Pero sa video na to, kaya natin, mas gusto nating mag-start ng simula para maintindihan natin ito yung mga, ano yung mga laman dun sa manifest.json na basic na hinahanap ng browser. So, start tayo. First, gawa tayo ng manifest.json na link. Dito sa ano, sa head natin, lagay natin to sa head. Dito na lang after ng meta na to. Lagay natin link. Tapos yung relationship natin is manifest
Tapos each ref para sure na magpo-point siya regardless kung saang folder ka, i-ano mo na lang, specify natin. Yung naisip natin, ilagay natin yung manifest.json. Usually, dinalagay nila sa root directory. Doon na lang din natin gawin. Gawa tayo ng ito save manifest.js.json. Okay. Meron na tayong manifest.json dito. Tapos, point natin, HTTP, localhost, tapos manifest.json. Ano lang guys, warning lang, sa localhost, pwede lang siya HTTP, pero pag may production yun, nilagay nyo sa www or sa hosting mo sa palabas, dapat naka-SSL yung ano mo, yung manifest.json. Yung buong site mo actually naka-SSL kasi hindi yan tanggapin. Dapat naka-HTTPS ka. May SSL certificate ka doon. So, local lang tayo. Accepted pa rin to. Kaya, okay lang yung manifest.http. So, pag disave natin, tingnan natin kung may error. May error tayo isa, guys, which is magandang ano, magandang sinyales. So, nakikita niya dito kung palitan natin to, ano mag-error. Okay. So, ito, sa manifest.json, kasi JSON object siya. Yan. Pinakaunang lagay natin, save na rin ito, baka mawala na yung error. See, wala nang error. Galing, di ba? Tapos, do wala nang error sa console, ang pinaka-focus natin pag nag-develop tayo ng PWA, dito tayo sa application. Tingnan mo dito sa manifest application, manifest, kung maliit yung ano nyo, tingnan nyo baka nandun lang sa drop-down na yan. Basta hanapin nyo yung application. Same word lang ata yan sa lahat ng browser. May application na word. Tingnan mo itong manifest.json. May nakalagay in instability. Walang URL. So, isa-isahin natin yan lahat para ma-clear up natin, ma-comply natin itong hinahanap na valid na manifest.json. So, una, lagyan natin ng name. Yung name natin, PHP Davao lang. Tingnan natin, ano mawala. Wala pa rin, meron pa rin. Ah, sige. Kasunod, ito yung mga maraming value actually yung manifest, pero ito rin yung basic na value na pwede na tayo makapag-start. So, kasunod is short name. PHP Davao lang lagay natin, walang space. Tapos, kasunod ng short name is, lagyan natin yung description. Gaya ng previous na nasabi ko, yung project natin is mag-upload. Sabihin na lang natin, safe QR code viewer. Safe Davao pala yun, safe Davao. Next, display. Yung display, parang lima ata yung ano niyan. Lima yung value niyan. Display. May full screen, may standalone. Depende kung ano magiging behavior ng app mo pag niklik nila yung icon. Pero ang display natin, para medyo parang app, standalone lagay natin. Stand alone. Standard stand alone. Yan. Save natin kung may error ba. Oop, may error daw. Saan ba yan? Wala na. May kama ka, walang ano. Tapos, kasunod, lagyan natin ng start URL. Start URL, kung ano yung pag-click ng ano mo, ng icon mo, kung ano yung i-start niya na URL. Yan yung pagkaintindi ko. So, lagyan natin ng start URL which is HTTPS HTTP sa ngayon localhost. Yun lang. Tapos para naman maano sa ibang ano browser, lagyan natin UTM source equals home screen. Yan, save natin. Tingnan mo, dalawa na lang yung ano, wala dong icon at saka not supplied. Okay, lagyan na. Next
is, ano pa ba? Lagyan natin background color. Background color is yung pag sa app, pag nag-click ka tapos maglo-load siya, parang splash screen, yung color na i-ano niya. So, background color natin is black. Gusto ko ng black. Black is 00 ba yan? Yan ata, yun. Tapos, theme color. Kaya natin theme color para mas cool. Theme color yan yung ano ah, yung parang, yung tulad ng Chrome, yung magbablock yung screen ng Chrome. So, lagyan natin ng black pa rin. Gusto pa rin ng black. Yan. Theme color is not a valid color. Eh, galit siya sa ano, ng color. Hanap tayo ng color picker. Hanap tayo ng ano ba? RGB hex. At ayun, ng black-black. Yan yan. Black-black. Gusto ko ng black. Dito, sa dulo. 00 eh. Baka ayaw nila. Lagyan na lang ng medyo blue. Bluish. Yan. Baka pwede. Oh! Diba? Copy natin. Paste natin dito. Oops! Ah, yun. Tanggap niya yung kulay. Hindi ako ng blue. Gusto ko ng black talaga. Teka. Kasi yung... Parang porn. Ha Yan. Medyo black. Baka tanggapin niya yan. Ayun, tanggap niya. Yes. Lagyan natin ng orientation. Yung orientation kung parang printer, pag-display mo, ano ba yung orientation yan? Portrait, landscape, sa atin, portrait lang. Hindi ko alam kung anong default nito pag wala kang orientation, pero pwede init. Yan, primary. Ano ba? Next is, sabi niya, walang icon. No, kailangan natin gumawa ng icon. So, sa icon, may value tayo dito nga na icons. Tapos, it's an array of JSON object. Bakit array siya? Kasi, i-specify mo dito, kung depende sa device, yun yung i-display niya na icon. So, kung marami kang sizes na ni-specify, ma-serve mo kung anong icon ni gagamitin ni browser or ni ng device as your home screen icon. So, ano ba value dito sa icon natin? URL. Tapos, sa akin guys, kunin lang muna natin itong kailangan niya is 14px to 14px. Tapos, tandaan nyo sa icons, dapat yung icons na ilalagay nyo, suppose, it should be square. Square icon siya, tapos PNG siya, pas maganda, para accepted ng mga browser. So, meron na ako ditong set of icons. Teka, tingnan ang set of icons ko. Eto, ginawa ko lang earlier. So, meron akong 32. So, lahat, i-specify ko to para mas, anong kailangan niya. Actually, yung at least 1 for ito. Gayahin na lang. Ito na lang at least yung gusto niya. Yan. Kukunin natin to. Tapos, i-save natin dito sa... Lagyan natin sa assets. Wala ng folder dito. New folder. Icons. Tapos, lagyan natin dito. Tapos, notice nyo, guy, yung icon dito, may naka-word na icon dash 144. Mayroon din icon dash 144 times 44px. Mostly, guys, automatically, yan yung inahanap na file name at saka yung sizes ng icons. Ibig sabihin, mas madaling makita ng mga device kung ang specific name, ang yung file name, nakaganito na. So, square to guys. Square yung icons. Tapos, ito sa iOS. Ito sa Android. So, itong dalawa idadagdag ko for now. So, idadagdag ko sila as ang laman ng icons is URL, assets,
icons, tapos icon size niya, size is 144 by 144, tapos ang type niya is image.png. Yan. Source pala to is RC. Save natin, try natin kung mag ano pa siya. Unexpected token. Wala kang kama dito. Ito ba? Failed to load icon on 44 assets, icons and assets. Ah, walang localhost. Sorry naman. Localhost. Dagdag natin yung isa muna. Copy. Icon 144 by 144 EX. Itong problema na to. May host tayo dito. Yun. So, wala pa rin. Does not specify its size in manifest. Meron nga, oh. Nakalagay yung size. Ay, wrong spelling tayo dito. Sizes. Sela naman niya. Ayun. Meron na. So, sa laman ng icon is source, src, sizes, at saka type. Icons is array of JSON objects. So, kita nyo, yung PHP Davao yung name, nakalagay na. Yung short name natin, PHP Davao. Yung start URL, yan. Try natin to. Kung gagana, yon. Yes, gumagana. Yung theme color natin na ni-specify, andito na. Background, andito na, portrait. So, handa na tayo. So, for this episode, dito lang muna tayo sa manifest. Next video, yung ano, sa service worker. Yung ano nito, i-post ko na lang sa GitHub. Tapos, lagay ko na lang link ng project na to. So, again, salamat. At see you sa next video. Ciao!